So what's up mga boss? Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Dito naman po muli ang inyong boss Nolly Vlog, nagbabalik. Welcome back po tayong lahat dito sa ating Munti YouTube channel. Tayo ay nasa pagkikiping stage na ng ating mga panlaban. Dun sa mga nag-aabang nung ilalaban natin ang mga manok. So ito mga boss, malapit na po ang kanilang laban kaya tayo ay nagkikiping na. So bali ang nangyari pagkagabi, nagpapailaw tayo ng ating mga ilalaban. So ang lalabanan po natin ay Forstag Derby. So ayun yung isang panlaban natin. So kung mapapansin nyo, dapat ino-observe ito kapag sila ay pinapailawan sa gabi. So ayan, dapat i-observe nyo yung kanilang galaw mga boss. So ganito po. Magaling kasi yung handler natin si Boy Chan, ayan si Hap Chan. Shout out dun sa aking handler, ayan o, gwapong gwapo, kilala kilala sa Montalban. So ayan mga boss, dapat gagawin nyo kapag po kayo nagpapailaw, so syempre during conditioning and then appointing up to conditioning and then nandito na tayo sa stage ng papailaw, pagkikiping, and then the last one is yung pagpapointing sa kanila. So dapat maging familiarize po sila sa lahat ng inyong gagawin. So unang una dapat makakita sila ng lahat ng kulay ng manok na gagamitin nyo. Sample, kapag ka po puro off color yung gagamitin nyo, kagaya natin, puro off color sila. So ginagawa natin, sinasanay natin din sila na i-spar dun sa mga kulay na pula. Para na sa ganun, kasi kapag puro sila din pinag-i-spar nyo, sa bandang huli kasi rabos, ang mangyayari nyan ay maninibago sila. Kapag siyempre pagdating sa sabungan, hindi naman natin masasabi kung ano yung kulay ng makakalaban natin. So dapat lahat ng kulay ng manok maging familiarize sila. So yan, ganyan yung ginagawa ng handler natin, sinasanay sa kulay na kulay pula. So yan, dapat ganyan ang observant nyo dun sa inyong mga staff. So dapat kalmado lang. Ayan. Dapat kalmado lang sila na ano. So ito mga boss, kaya na sinasabi ko sa inyo, first time natin na gagawin, nasasali tayo sa Forstag Derby. Kasi karamihan na nilalabanan po kasi natin ay half pipe lang. So ngayon magta-try tayo sa derby. So sa ganun, kahit papano meron naman tayong maibalita na maganda dun sa mga nagtatanong ng laban sa atin. So ito mga boss, i-update po natin to, win or lose, kahit anong standing. So ayan yung unang-unang stag na gagamitin natin. Ang bloodline nito ay sweater gray. So ito yung isang gagamitin natin na panlaban mga boss. Ito, ayan, pula siya. Ang bloodline nito ay Raptor Over Machine Kelso. So, ayan,
ganyan, sinubukan natin yung ganito mga kombinasyon para nasa ganun. Sa next breeding, alam natin yung gagawin natin breed yung pares ng bloodline. I-observe natin yung kung ano yung magpe-perform ng maayos sa kanila. So yun yung itutuloy natin na i-breed, and then yun yung pinaka pararamihin natin at uulit-ulitin natin. So ayan mga boss, yung ating pangalawang warrior. Ayan, kung mapapansin nyo, yung paligid, ayan o, tingnan nyo, ayan yung ating keeping na holding pen. So, ganyan kasi pag yung aking handler, lahat nakaayos, very organized. Salamat sa pag-aasikaso ng ating mabait na handler, si Boy Chan. Ayan, papagalawin siya. Pakitaan siya ng manok. So kailangan i-observe yung kanyang galaw. Ayan. Dapat kalmado na alerto. Eka nga. So mga boss, sabay-sabay natin sanang ay panalangin na tayo isama ni Lady Luck. Nasa ganun ay maging maayos yung ating asasalihan. Maganda maging resulta. So ito yung isang kandidato sa na ating panlaban mga boss. Paggalaw siya nung magaling nating handler, si Boy Chan. So dapat sa ganito boss, kailangan binabasa niyo yung galaw ng mouth niyo. Kasi kapag ka po ganitong pa-point na po kayo, nagpo-point o nagpapailo sa gabi, dapat yung galaw ng manok niyo tinitingnan niyo. Especially pagka ganitong gabi, dapat makita nyo kung malinaw yung kanilang mata kapag nakakita ng manok. Mahirap po kasi kapag ka po sila ay nakakita na ng manok ay hindi pa gumagalaw. Yung bang parang tuod, ibig sabihin hindi maganda yung pagkakabasta sa kanila. So hindi sila sanay, hindi sila familiarized dun sa kanilang nakikita. So dapat ayan, kada may makikitang gumagalaw na manok, napansin nyo, gumagalaw. Pinagmamasdan niyang mabuti yung hawak na manok ng ating handler. Yan yung ating pangatlo na gagamitin. Yan po ay sweater gray. Kapatid siya nung nauna na gray. Dapat papakitaan nyo siya ng manok para malaman nyo kung ayos yung kanyang galaw. So, ito yung pinakahuling panlaban natin. So ayan mga boss. So dapat ang gagamitin natin ay pure white kelso. Medyo naglokos siya dahil naglaglag na naglalagas ng pakpak. Ganun naman po talaga. Dapat i-out natin kapag ka po yan
ay nakitaan natin ng ganung mga sign. So dapat walang hassle. So ito yung pinalit natin.